This is me, Denise, and welcome back to my YouTube channel. Bago ka lang sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga next na videos ko. And for today's video guys, so ayan, gagawin ko ng review and tutorial kung paano gamitin itong nabili ko sa Shopee na Nova 2-in-1 Straightener and Curler. So ayan. Ang price nito guys is 105 pesos lang. Kaya please watch till the end kasi titingnan natin kung worth it ba talaga itong bilhin for its price. Tips ko na panood yun dun sa previous na vlog ko about dun sa Remote Cocoa Butter Shampoo and Conditioner. Ayan, kung makikita nyo, naging smooth and shiny na talaga yung hair ko compared before na sobrang dry talaga. And ito nga lang yung pinoproblema ko guys. Kasi kung mapapansin nyo, diba yan, hindi siya super straight pa rin. Kasi merong part ng hair ko na parang tumubo na siya dahil dun sa mga nalugas kong hair na nagpapansin. Rebanda ko. So, hanggang dito na siya. Kaya parang nagkaroon siya pa rin ng curb. And kaya ako naisipan bilhin tong Nova Straightener and Curler para magamit ko siya kapag aalis ako, kapag kailangan kong nakastraight yung hair ko. And pwede ko na rin siya kasi magamit na pang curler kasi dati hindi ako nakakagamit ng pang kulot since rebanded yung hair ko. And ngayon, hindi naman na siya rebanded. Actually guys, sa panood ko lang talaga siya sa isang TikTok video. Tapos nakita ko doon na 160 pesos siya. Nung chine ko siya sa Shopee, nagulat ako. 105 pesos lang siya doon. Kaya doon ako bumili sa Shopee. And tinignan ko muna yung mga comments dun kasi nagdalawang isip ako kung bibiling ko ba talaga to kasi sobrang mura naman. Pero yung anong nakita ko yung mga reviews doon na gumagana naman talaga siya and effective siya as a straightener and curler. Kaya yun, napabili na talaga ako. And aside dun guys sa pagiging affordable nitong Nova 2-in-1 Straightener and Curler, madali lang siyang gamitin kasi mabilis lang siyang uminit. Mga 1 minute lang after yung buksan, mainit na siya. Kaya pwede siyang gamitin kapag may mga pupuntahan kayong events or kapag papasok kayo sa school or sa work nyo. Kasi ako, hindi talaga ako nakakalugay kapag alam kong magulo yung buhok ko. Kaya magagamit ko to kapag aalis ako. So ayan guys, buksan na natin to. Ayan. Color lang na available dito is itong color white. Pero yung nasa loob niya, gold siya. Yan, mukha siyang mamahalin talaga. Hindi mukhang 105 pesos lang. Tapos, ang maganda pa dito, guys, meron siyang pang cover para kapag tapos nyo na siyang gamitin, ayan, tatakpan nyo lang siya nito para hindi kayo mapaso sa init. And yung wire naman niya, guys, 1 meter lang yung haba niya. Kaya dapat kapag gagamitin nyo to, dapat malapit kayo syempre sa saksakan or may extension kayo para hindi kayo mahirapan gamitin. So, ititesting natin siya sa hair ko kung talaga ba nakaka-straight siya at nakakakulot ng hair. So, ayan. Siyempre, dapat tanggalin muna natin yung cover. And then, isaksak natin ito. Pag nakaalis na yung cover nito and nakasaksak na siya, syempre, pwede na natin siyang gamitin. Bali, meron siyang dalawang switch. Itong switch na mas malaki tapos nasa babang part. Tsaka itong switch naman na mas maliit tapos nasa taas na part siya. Bali, kapag i-on off nyo siya, ito yung switch para doon. So, itaas nyo lang siya. So, ayan. Kapag meron ng blue na light, ibig sabihin naka-on na siya. So, pwede na natin siyang gamitin. Ito naman, switch na mas maliit. Dito nyo malalaman kung pang straight siya or pang curl ng hair. Nasa baba siya. Ayan, nakababa yung switch. Ayan yung gagamitin nyo na pang straight ng hair. Tapos, i-press nyo lang to. And ayan, bubuka na siya. And kapag naman gagamitin nyo siya as curler, ito naman, itaas nyo lang siya. And then, i-press nyo to. And ito naman yung sa pang-curl ng hair. Na siya, tapos nasa straightener yung switch niya. Bali kapag straightener yung gagamitin nyo, iwasan nyo pa rin na hawakan siya sa labas kasi kahit na loob lang yung gagamitin nyo, yung init niya kasi nasa labas na rin siya. Kaya kailangan huwag nyo siyang hawakan para di kayo mapasok. And ayan guys, ngayon titesting na natin siya sa hair ko as straightener. Pagka-on nyo ng switch nito, pwede nyo na siya agad gamitin after 1 minute kasi mainit na siya agad. And make sure guys na nakapagsuklay na kayo ng hair nyo bago nyo siya gamitin kasi mahirap mag-straight or mag-curl ng hair kapag buhol-buhol yung buhok nyo. Kaya dapat talaga maayos na yung hair nyo bago nyo siya gamitin. So, dito natin sa part ng hair ko i-straight. Then mamaya naman dito natin sa part na to i-curl. Siyempre, kukuha muna tayo ng portion ng hair natin para mabilis talaga siyang umit. Kapag kasi makapal yung kinukuha niyong part ng hair niyo, hindi siya masyadong mag-i-straight kasi hindi naman siya sobrang laki na space. Kaya yung sakto lang muna. So, dito ko siya sa taas. And guys, kailangan kapag i-straight niyo siya, ipipress niyo tong white na to. And hindi naman mainit yung white. Kasi guys, kapag hindi niyo prenes yung white, hindi siya masyadong mai-straight. Kasi maluwag siya kapag nakaganyan lang. Kaya dapat ipipress nyo yung white.
A few minutes later. So, ayan guys, bali itong part na to lang yung in-straight ko and makikita nyo yung difference nila. Mas naging straight na talaga siya compared kanina na may wavy, na parang ganito, parang naka-curve siya. And ayan guys, yung proof na talagang effective talaga siya as straightener. So, dito naman natin itetesting sa side na to kung effective ba siya as a curler. Make sure na nakapagsuklay na kayo ng hair para hindi siya bubuhol-buhol. Dapat naka-on na rin ulit yung curler nyo and naka-taas itong switch na to para ayan. And syempre guys, katulad kanina, kukuha lang muna kayo ng parang manipis na portion ng hair nyo para umefective talaga sa hair nyo yung kulot. Kapag kasi makapal na hair yung gagamitin nyo, hindi siya sobrang kukulot. Kaya dapat parang ganyan lang kakapal. Saka nyo siya i-press para bumukas siya. Then, ilagay nyo siya dun sa part ng hair nyo na gusto nyong kulotin. So, dito ko siya ilalagay sa medyo taas. Saka ko siya iikot dito. Ayan, kapag nasa dulo niya, saka nyo na lang siyang bitawan yung pagka-press nyo para mag-stay siya dito dun sa init for 20 to 30 seconds. So, ayan yung pagkakulot niya. Ibang ganda. A few minutes later. Guys, so makikita nyo, ito yung naging result talaga ng hair ko after ko mag-straight ng hair and after ko mag-curl. And sobrang satisfied talaga ako sa curler niya kasi hindi siya yung sobrang liit ng mga kulot kasi ayoko ng ganun. Ang style nito kasi guys is parang wavy lang yung style niya. Hindi siya sobrang kulot na kulot. So ito yung ginagamit ko guys kapag nag-curl ako ng hair. Itong Lovely Look Hairspray. Ayan. So lagyan natin para mag-stay yung hair natin na kulot ng matagal. Tapos dito naman sa pang straight ng hair, ang nilalagay ko naman dito is itong Vitreous Hair Polish. Ayan. Sobrang bango nito guys, promise. Kaya sakto lang yung nilalagay kong amount tapos nalagay ko siya dito. Available to guys sa Watsons and sa Mercury. So check nyo lang dun yung price niya. Testing ko naman itong curly hair ko kung ano yung kalalabasan niya kapag sinuklay ko na siya. Kasi yung iba kasing kinukulot na hair, kapag sinuklay nyo na siya, mawawala na yung pagkakulot niya. So, ititesting natin siya ngayon kung kulot pa rin ba siya kahit susuklayin natin. Yung kinalabasan niya guys, mas umayos yung pagkakulot niya compared kanina. Advice ko lang syempre na kapag gagamit kayo ng straightener and curler, huwag nyo siyang gagamitin regularly or daily kapag sobrang dry and damaged ng hair nyo. Kasi syempre di ba merong heat yun na talagang mas lalong makakadamage sa hair natin. So gamitin nyo lang siya guys kapag meron kayong mga pupuntang important events. And syempre huwag nyo siyang gagamitin kapag rebonded yung hair nyo kasi hindi siya pwedeng pang curl kapag rebonded yung hair. Advice ko rin guys na kapag magkukulot kayo ng hair nyo, huwag kayong magko-conditioner sa araw na yun. Kasi may mga napanood ako noon and based sa experience ko rin, hindi siya sobrang kukulot kapag naka-conditioner kayo. Kasi syempre, yung conditioner is pampa-straight ng hair. Kaya shampoo lang yung gagamitin nyo. O kaya huwag muna kayong mag-wash ng hair nyo sa araw na gagamit kayo ng curler. Para talagang maging effective siya na pampakulot. Overall review at rating ko talaga, 10 over 10 talaga dito sa Nova 2-in-1 Straightener and Curler. Kasi aside dun sa price niya, diba, na sobrang affordable, 105 pesos lang. Ay, kung makikita nyo siya sa hair ko, effective talaga siya na straightener and curler. So, lalagay ko na lang sa description box yung link na napagbilang ko nito. If you guys enjoyed my video, don't forget to put a thumbs up, subscribe, and comment down if you have any suggestions for my next videos and covers. See you on my next vlog! Bye!